least mga kabatang hinahanapan yung mga repat, yung mga repatriation ng gobyerno, yun ang hinahanapan ng swab test. Pero yung mga commercial na katulad ko, na amin ang ticket, kahit mahal ang ticket, walang PCR test na hinahanap ang Philippine Airline. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kabatang. Mga kabatang, welcome back to our channel. Itong video na ito, mga kabatang, ay karugtong ito kahapon na in-upload ko tungkol doon sa pag-uwi ko galing ng Saudi Arabia, pag-uwi ko sa Pilipinas. Kasi marami nagtatanong sa akin sa aking live kung ano daw ang mga dadalhin, kung ano ang dapat gawin. Hindi ko naman sila kayang isa-isahing replyan. Kaya ngayon gumawa ako ng karugtong na video. Unahin nating talakayin ay ang tungkol sa iba't ibang protocol dito sa Pilipinas, kaya yung mga uuwi nalilito. Maraming mga OFW na uuwi, lalo na sa Saudi Arabia, na hindi alam kung anong dapat gawin. Katulad kahapon, may kasabay ako na walang tawakal na, umiiyak doon sa labas kasi wala siyang tawakal na, hindi siya nakapasok. Dahil kailangan ng tawakal na sa airport, hindi siya nakapasok doon sa airport sa King Khalid, kaya umiyak doon sa labas. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya kasi pumasok na ako dahil ayaw kong magaya doon sa apat na OFW galing ng Abha na naiwanan ng eroplano. Kaya mas mabuti yung mahabang oras mo doon sa loob, nakapag-check-in ka na, kaysa nandun ka pa sa immigration sa labas, hindi mo masabi, mas mabuting naligurado na. Kaya hindi ko na inalam kung ano nangyari, basta ang alam kong hapon hindi siya nakapasok dahil walang tawakal na. Kasi nga, sa hirap umuwi nga ng Pilipinas, nagpasalamat pa nga ako kahapon kasi hindi na-cancel yung aking flight. Talakayin yung mga protocol na pabago-bago dito sa Pilipinas. Kasi tayo, ang mga OFW, nalilito kung ano dapat gawin. Hindi malaman kung anong dapat gawin, hindi malaman kung anong dapat dadalhin. Katulad dun sa mga post na nakikita ko sa FB na sabi sa kailangan ng PCR test bago umuwi ng Pilipinas. Kasi daw yun ang nakalagay, kailangan ng PCR test sa Philippine Airline, kailangan ng PCR test. Nalilito yung iba, mayroon nagsasabi na walang PCR test. Tapos may nagsasabi na hindi kailangan ng tawakal na, may nagsasabi na kailangan ng tawakal na. Ngayon, based sa aking experience, doon sa mga nagtatanong, ito yung sagot ng inyong katanungan. Philippine Airline, hindi humihingi ng PCR test. Hindi humihingi ng PCR test ang Philippine Airline. Doon sa mga commercial flight, hindi humihingi ng PCR test. Kasi pagdating natin dito sa Pilipinas, saka tayo isa swab test. After ng 7 days, isa swab test tayo, kaya hindi humihingi ang Philippine Airline ng PCR test dyan sa Saudi Arabia. Ang Philippine Airline hindi humihingi ng PCR test, pero pagdating doon sa loob, walang social distancing ang upuan. Dikit-dikit, 354 na pasahero or above na 354, hindi ko alam kung ilan, basta alam ko 300 plus. Ang departure ko is June 28. Walang social distancing, walang social distancing sa pila. Kapag nasa loob ka ng eroplano at malapit ka ng dumating ng Pilipinas, nasa Philippine area na, ibibigay yung apat na papel. Isang yellow, isang maliit na white, isang medyo mahaba na white, at saka isang medyo maroon yung taas. Apat ang pipilapan mo. Yung apat na yon, unahin mong pag-fill up yung dilaw. Yung dilaw ang una mong pipilapan, ilagay mo doon kung saan ka nanggaling, kung anong pangalan mo, kung anong trabaho mo, kung ikaw ba'y seafarer, kung ikaw ba'y seaman, o kung ikaw ba'y land-based, yun. Pipilian mo doon kung ikaw ay land-based, LB. Kung ikaw ay seaman, letter S. Yun lang ano doon. Tapos kung anong, sinong contact number mo dito sa Pilipinas, contact number, kung ilan kayong membro sa bahay, yun ang ilalagay mo doon, yung passport number, yung seat number, yung flight number, yun. Yun ang iyong ilalagay doon sa dilaw. Paglabas mo ng eroplano, may haharang sa iyo na pipila kayo. Sasabihin sa doon sa humarang na, oh, pumila kayo doon. At ilabibigay nyo yung inyong papel at may mag-ano sa inyo, yung papel na dilaw. Yun ang unang kukunin sa inyo.
Then paglabas nyo doon, pag nakalampas na kayo doon sa pagkuha ng dilaw sa mahabang pilahan, yun ang pinakamahabang pila. Si hindi mo naman kaagad-agad ibibigay yung dilaw na papel, kundi tatanungin ka pa kung saan ka uuwi, ganito ganyan. Kaya medyo matagal ang pila. Ako'y masakit na balikat ko dahil yung aking hand carry umaabot ng siguro mga 8 or 9 kilo, kaya ang haba ng pila, ang sakit ng balikat ko. Then paglabas mo doon, pag nakalampas ka na, pipila ka ulit doon sa uwa. Pipila ka doon sa uwa na ibibriefing kayo gawin. Nakaupo kayo doon lahat mga OFW na land-based. Sama-sama ang land-based, sama-sama ang seafarer, pero doon sa inihiwala yung mga may sakit o yung mga buntis o yung mga anak, hinihiwalay. Hindi kasama doon sa mga papasok sa loob na mga land-based na walang naramdaman. Yun. After nun, kukunin nyo yung baggage nyo. Pagkakuha nyo yung baggage nyo, lalabas kayo, bababa kayo. Pagbaba nyo, may nakaabang ulit na uwa. May nakaabang ulit na uwa na yung papel na maliit na inyong pinirmahan, na inyong sinulatan, ibibigay nyo yun. Pagkabigay nyo, may tatanong lang sa inyo. Then, lalabas na kayo, may magbibigay sa inyo ng pagkain, tubig. Pagkalabas nyo, didiretso kayo ng bus, na kung yung bus na yun, ihatid kayo sa quarantine facility kung sa inyong quarantine. Yun mga kabatang. Ano lang tayo ngayon mga kabatang, yung pag-uwi natin nakakapagod. Kasi nga, pila dito, pila doon. Mabuti sana, katulad ko, hindi malita yung aking hand carry, kundi yung bag lang na pabigat yung aking bag, kasi puro yung chocolate. Kaya pagdating ko sa bus, talagang nanghihina ako. Yung pagdating sa bus, may magbibriefing ulit sa inyo na taga-uwa. Bibriefing ulit kayo, aalis na yung bus. Pagdating nyo sa mga kalagitnaan ng inyong biyahe, darating dyan yung magbibenta ng sakit at saka yung kung magpapalit kayo ng pera sa peso. Ang palitan nila dito, may sumasakay na nagpapalit ay 12 peso 1 real kapag ang iyong papalitan ay 100 above. Pero kung 100 below sa 1 real ay 10 pesos lang. Kaya kung magpapalit kayo, konti lang naman ang diferensya eh. Konti lang ang diferensya kung sa diyan kayo magpapalit sa kaysa dito. Konti lang naman ang diferensya kaysa naman pipila kayo doon sa Al-Raji, sa Injas, ay napakahaba ng pila. Mga baka maiwanan pa kayo ng eroplano. Kaya ako hindi, nung makita ko yung pila na siguro mga apat na dipa, hindi na ako nagbaka sakali. Hindi na ako pumila, kaya yung aking pera, nagpapalit lang ako dito ng kaunti doon sa bus para may magastos ako. 12 pesos ang palitan kapag higher 100, lower 100, 10 real ang 1 real. Yan mga kabatang. Pagdating sa quarantine facility, may uwa ulit na magbibriefing. Sasabihin nila sa inyo na yung pangalan nila, kukuha kayo ng papel o kay cellphone, ipapalista sa inyo yung pangalan ng inyong house parent, magbibriefing yon. Yung house parent, taga-uwa. Bibriefing kayo kung sino ang kukontakin nyo kapag kayo may magpapagrocery, kasi bawal ang delivery. Kailangan sumunod tayo sa protocol. Sa house parent, magpapabili ng inyong kailangan. Tatanungin kayo kung anong kailangan nyo, magpapagrocery, mayroon kayong complaint sa hotel, sa customer service kayo magtatawag. Ang aking ma-share sa inyo, kahit nakakapagod yung biyahe, pero at least nakauwi ng maayos, dahil alam naman natin ngayon, sa hirap bumiyahe, sa hirap umuwi ng Pilipinas dahil nga sa sobrang halang ticket, maraming cancel, maraming amo na ayaw ibili ang ticket, kaya suwertihan yung makabili ng ticket. Kaya kung pagdating natin sa Pilipinas, kung ating hotel ay hindi maganda, huwag na tayo magreklamo. Total, pansamantala lang naman yun, at least nakauwi tayo. Ang pinag-ano ko lang, ang repatriation, hinahanapan ng swab test ng Philippine Airline, kasi yun daw ang protocol ng gobyerno. Ang gobyerno ang nagbabayad sa Philippine Airline para sa mga repat sa kanilang mga pamasahe sa kanilang ticket.
Kami, mga commercial flight na katulad ko na umuwi na bumili ng ticket na mahigit, basta napakamahal ang ticket ko, round trip, walang hinahanap na PCR test. Anong pinagkaiba ng commercial guys sa repatriation, katulad namin, eh pareho namang Pilipino ang uuwi, bakit hinahanapan ng swab test ay mga pareho namang Pinoy. Ay pagdating naman sa loob ng eroplano ay wala namang social distancing. Pagdating naman dito sa Pilipinas, isa swab test din. Ang swab test sa Saudi ay 200 plus, almost 250 riyal. Nagbabayad sila ng swab test. Ay yung mga ganyang repat, wala nang ano yan, kasi matagal lang tambayan sa Pilipino, pareho namang uuwi sa isang bansa, pareho namang bansang pinanggalingan. Ang saripat, ang nagbabayad na kanilang ticket ay gobyerno. Tingin ito, dupligasto sa gobyerno ang ganyan. Sa loob ng eroplano, wala namang social distancing. At saka doon sa mga papasok ng airport, huwag kayong kampante na wala kayong tawakal na. Kasi hindi lahat ng tao ay swerte. Katulad ko, lucky di ko lang siguro ng John 28, pero ako naman, kumplito ako ng mga requirements. Kahit na ano, mayroon ako. Payo lang sa mga uuwi, mag-download kayo ng tawakal na. Kahit baga sabihin ko sa inyo na ako ay hindi hinahanapan ng tawakal na, para sure kayo na mayroon kayong tawakal na. Kasi kailangan yan pagpasok nyo ng airport dahil may humaharang na doon ay nahanapan ng tawakal na ang uuwi. Ang kailangan nyo ay tawakal na. Tapos kung kayo'y re-entry, kung kayo may vaccine, ipatawakal na, i-open nyo din sa Saudi para makuha nyo yung vaccine certificate. I-screenshot nyo, tapos ipaprint nyo dyan sa Saudi. Or kung hindi naman nyo maiprint dyan sa Saudi, kung hindi kayo makakalabas, pag-uwi nyo sa Pilipinas, kung mahirapan kayo mag-open ng inyong tawakal na, kasi dito sa Pilipinas, pwede nang i-open yung tawakal. Kailan kung mahirapan kayo, at least nakasigurado kayo na naka-screenshot yung inyong tawakal na at pwede nyo yung ipaprint. Madaling ipaprint, basta naka-screenshot na. I-read nyo ang inyong tawakal na, inyong vaccine certificate, inyong passport, inyong visa, inyong new verified contract para pagkuha nyo ng OEC. Doon lang sa mga re-entry visa doon sa pabalik ng Saudi. Ang kailangan nyo, pag umuwi kayo, kailangan nyo ng re-entry visa, stamped re-entry visa, tawakal na, vaccine certificate, screenshot nyo na, tapos new verified contract. Yun lang ang kailangan nyo, apat lang ang kailangan nyo pag umuwi kayo ng Saudi kung kayo re-entry. Pero kung kayo na may exit, hindi nyo kailangan ng new verified contract or kahit wala kayong vaccine, pwede kayong umuwi. Marami kasing nag-ano na hindi daw makaka-uwi kung walang vaccine. Hindi po yan totoo. Makaka-uwi po kayo kahit wala kayong vaccine. Kasi lang aking biyahe paglabas, papasok ko ng airport, walang kahirap-hirap. Hindi tulad sa mga naririnig nyo ng mga chismis sa Facebook na ang hirap umuwi, talagang pahirapan. Ang mahirap lang yung magpabook. Talagang mahirap umuwi dahil sa booking ng ticket, laging cancel. Siya nga pala doon sa mga cancel po ang flight ng Philippine Airline 5654 Manila to Riyadh and 5655 Riyadh to Manila ng Philippine Airline, cancel po ang flight ng John 30. Doon lang ang aking masasabi lang po sa inyo ay pray lang po tayo na sana yung pag na-rebook kayo, sana huwag magtagal kasi nga diba pagka halimbawa ang bakasyon mo ay 3 months tapos mayroon kang 90 days na ano sa visa, syempre na yung visa mo gumagana na yun. Right. I-pray lang natin yan, think positive lang po. Kasi ako talaga nung 28 nag-pray talaga ako kasi akala ko maka-cancel kami dahil ang tagal mag-open ng checking baggage, nag-check-in kami ng aming mga baggage, ang tagal ang nakalagay doon, kailangan mag-check-in kami ng 1 p.m. Kaya dumating ako doon 12 pa lang kasi inagahan ko talaga dahil para sigurado 1 p.m. ako nakapila akong kauna-unahan, nakapila na ako doon.
kasi hindi nga kagad ako pumila nung 12 na dumating kami. Ay, ang tagal nag-upi nung sa pag-ano ng baggage, ang tahaba na ng pila ng mga Pinoy. Sabi namin na huwag naman makancel kasi nga ang haba. Ay, hindi pa nag-open, 2 p.m. na, hindi pa nag-open. Kaya talagang sabi ko nga, God is good. Kailangan natin mag-pray lang. Think positive lang po tayo. Kahit na ano, kasi alam natin napakahirap umuwi ngayon dahil sa mga pabago-bago ng protocol ng IATA sa Pilipinas, dahil nga kaya laging may cancel ang flight dahil sa kakulangan ng quarantine facility ng hotel. Kayo po sa inyo, dito po sa hotel, may pagkain po silang binibigay, may tubig. Depende po siguro sa hotel, kasi mayroong mga hotel na talagang mamahalin, doon na punta, kung maswerte ka, doon na punta sa mamahalin, na talagang sa loob ng hotel may tasa, may kape, may initan ng tubig. Yun. Ang masabi ko lang po sa inyo ay magdala na po kayo ng inyong extra food, katulad ng noodles or something. Kasi dito sa aking hotel na napuntahan, wala dito initan ng tubig, pero may dala ako mga cup noodles, mga ano, yung green tea or Nescafe. Pagkakailangan kasi lagi sumasaktan si Mora, humihingi lang ako ng tubig sa, tumatawag ako sa customer service, nagpapadala ako ng tubig na mainit kasi nga walang initan. Pero yung ibang hotel, mayroon naman. Pero ang ano ko sa inyo, magdala po kayo ng inyong sabong powder, kasi nga kailangan nyo maglaban ng inyong mga underwear, sabong pampaligo, kasi yung sabon dito pampaligo, alam nyo naman, yung bilog lang siya, na hindi ko alam kung anong klaseng sabon. Kung kayo masilan, magdala na lang po kayo ng sabon, ng shampoo, ng toothpaste, kasi dito ang toothpaste gaganere, piranggot lang, hindi naman yun ano, magdala po kayo ng toothpaste, ng inyong extra fold or tinapay. At ang mahalaga, para hindi kayo masiraan ng bayat sa loob ng kwarto, kasi nga, sabi nga, tayo mga OFW ay cellphone is life. Diba? Kailangan mayroong kayong saksakan, mayroong kayong tawag niyan yung sakit na dalawa ang ngipin lang na malapad. Dito walang saksakan na tatlas, may nagtitinda ng sakit, 100. Pwede naman kayo bumili sa bus, 100 yung ano. Pero kung ako sa inyo, kung kayo nakakalabas at lang kayo dyan, kasi 2 real lang yan, diyan. 1 real lang yata. 1 real lang yata, mahigit, pero palagay na natin 2 real. Kasi kung dito kayo bibili sa bus, 100. Sayang din naman yon. Kapag wala kayong piso, ang hinihingi sa inyo ay 10 real. 10 real ang hinihingi sa inyo, dahil nung kung sumakay ng bus, marami ang mga kasamahan na bumili sa bus ng sakit or sa Arabic ay tis.